対比とか。Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng electoral board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota.
siguraduhin na wala itong maraka, punit o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Ako si Norberto Gonzalez, dating National Security Advisor at Defense Secretary. Chairman ako ngayon ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Ako po ay kumakandidato bilang presidente ngayong darating na eleksyon. Mahalaga sa mga Social Democrats, hindi lang iilan ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Hanggat kaya, kung po pwedeng alaman, lahat ng mga mamamayan ay magkaroon ng pagkakataon na makapagnegosyo. Mga maliliit, kahit sari-sari store, dapat kung nangangailangan ng kapital, pwedeng bigyan para masama sila sa tinatawag nating engine of economic growth. Kasama ang nakararami. Hindi iilan lamang. Hindi naman natin pipigilin talaga yung mga mayayaman na magpatuloy ng pagpapayaman. Ang sinasabi lang ng mga social democrats talaga na ang kapital, hindi dapat na namumonopolize nila. Dapat ang sino man sa sambayanan na nagnanais na maghanap buhay o gumawa ng mga maliliit na negosyo ay magkaroon ng access sa kapital. Ngayon, yung mga oportunidad naman sa paghahanap buhay, dapat naririyan din. Pinagdidebatehan yan, lalo na sa mga labor movement, no? Yung pagtingin sa mga manggagawa. Ang tingin sa manggagawa kasi sa economy ng hindi social democrat, ang tingin sa mga manggagawa ay expense, hindi asset o hindi puhunan, hindi bahagi ng puhunan. Ang yaman na ibinibigay ng bawat manggagawa, dapat kasali yan. Sinasabi ko nga sa mga kasamahan natin sa partido, sa mga nararating nating mga organisasyon ng mga mamamayan, huwag kayong pumayag na kayo ay expense. Kasi sa ikot ng ekonomiya, yung tinatawag na bahagi ng kapital ang nakakakuha lang nakaparte sa tinutubo ng ekonomiya. Kapag hindi ka kasali dyan, wala kang kaparte dyan. So, anong nakukuha mo? Yung expense lang. At marami din nagtatanong, kung magbibigay tayo ng mga kapital sa mga marami, saan natin kukunin yan? Napakahirap natin bansa. Tingin ko, pagtutunan din natin ng pansin yan. Una-una, siyempre, kukunin natin. Baka may mabawi tayo ng kaunti nang gagaling doon sa mga korupsyon. Baka may makuha tayo doon. Yung mga ill-gotten wealth, yung mga tinatago na wealth. Pero alam ko, maliit lang yan. Pero ang higit na importante, yung tungkol sa tunay na yaman ng ating bansa. Kailangan hindi yan ibinibigay sa ilang tao lamang. Yan ay tinatawag, alam mo, may iniisip kaming plano dyan eh. Yung tinatawag natin sovereign wealth o pag-aari ng sambayanan. Lahat na natural at likas na yaman ng bayan dapat nakapaloob doon sa tinatawag nating sovereign wealth. Kaya yun, ang paggamit niyan ay titingnan natin mabuti. Hindi ibig sabihin yan ay basta mo nalang ipapimbigay. Titingnan natin kung paano mamamaximize
ang earnings ng sovereign wealth. Pinakamabagong pamamaraan ang ating titignan para malaki ang kita. At ang kita, hindi binubulsa ng iilang sa ating mga kababayan lang, pinapaboran lang yan. Kaya bubuoy natin ang konsepto ng sovereign wealth. Diyan manggagaling ang kapital na pwede nating ipamigay sa marami. Diyan manggagaling ang gastos upang masanay ng maigi ang ating mga kabataan para kapag sila'y nagnegosyo o sila ay lumuhok sa pagpapalago ng ating ekonomiya, sana'y sila may kaalaman, hindi yung inuutos-utusan lamang. Bahagi sila sa pagpapalaki ng ating ekonomiya. Mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat kasi kahit saan po ako pumunta, tumungo, may mga bumubulog po sa akin galing sa inyo. Sabi nila, ipinapadalangin po namin na kayo ang aming paging pangulo. Sabi ko nga, eh bakit padalangin pa ang pinag-uusapan natin? Kasi po, marami po ang hindi naniniwala na kayo ay pwedeng manalo. Sabi ko nga, ito ang talagang ipinaglalaban natin. Seryoso ang politika. Dahilan ng ating hindi pag-unlad ang mga kamalian pag-iisip at pamamaraan ng politika natin. Isa sa kamalian ay yung ang mga mahihirap hindi talaga kasali sa pagdidesisyon kung sino ang mamumuno sa ating bayan. Pinapanalangin niyo ako. Kasi ang tingin niyo sa akin, puro mga mahihirap ang sumusuporta sa akin. Ang kinusan ng mga mahihirap, ang pagnanais ng mga mahihirap na sila ang maging tuntungan ng padalo para sa ikabubuti ng bansa, hindi kayo, hindi mahihirap, hindi ako. Kaya sinasabi ko, hindi bali na. Hindi bali ng patalo tayo ulit. Kasi tayo ang natalo. Pero hindi niyo ba naiisip kung anong ganda ng buhay ang mangyayari? Hindi niyo ba naiisip kung anong klase ng hustisya magkakamayroon sa lipunan natin? Na sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakararami, ang namayani. Hindi iyong, kunyari ngayon, sa kampanya natin, hindi pa nagsisimula ang kampanya, inihiwalay na kaming lima. Bakit? May namili na kung sinong mananalo. Hindi pa nagsisimula ang kampanya. Anong ibig sabihin yan? Yan ang lipunan natin sa kasalukuyan. Yan ang politika natin sa kasalukuyan. Malungkot. Hindi ba? Pero hindi bali. Sanay tayong magtiis. Sanay tayong huwag pumansin ng pagiging kawawa. Pero, tingnan natin. Ang dami natin sa lipunan natin ngayon, ang nakararami ay mga kabataan. Iulat niyo ang inyong isip. Pagtibayin niyo ang inyong puso. Yung dangal natin, nakasalalay dito. Gigirahin na nga tayo dito kung ano-ano pa mga pinag-uusapan. Tayong nakararami na ang magdesisyon. Sige, ako, sabi nila, ayan, mahirap kasi yan eh. Kaya nag-iisa lang. Ano nag-iisa? Kaya ako tumitindig dito kasi ang dami-dami namin. Tayo ang maghusga kung anong klaseng kinabukasan nararapat na magkakalimutan. Baka naman nagkasundo tayo sa puso. Nagkalimutan naman tayo sa isip.
Pilipinas at makialam. Vote Pilipinas para sa akin na bukasan. Vote Pilipinas, mapahisto ka. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Platforms of governance, okay, as well as your opening message. And we start with our senatorial candidates going up to the presidential candidates. So that nagdaan ng dekada, ilang dekada na. Masalamot po ang ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Naghihirap na po ang ating mga kababayan. Mga marami sa ating magsasaka ay nahinto na sa pagsasaka nila dahil hindi na nila kayang magsaka na maliit ang tulong nang gagaling sa ating gobyerno. Maraming tayong mga OFW na umalis sa ating bansa dahil nawala na ng pag-asa. Maraming mga kababayan natin na nanirhan sa ibang bansa. Sa Europa, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Japan. Kaya buhol-buhol na po ang ating gobyerno sa ngayon at wala nang tsansa na maiyahon natin sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho at lalo na ngayon sa pandemya. Kaya po isinusulong namin ang programa namin na transition platform at action program dahil goal namin ang pagtawid natin sa federalism. Paano po yung pagsulong pagtaguyod sa pagtawag ng isang convention constitutional para mapagtibay natin ang puno bayanihan federal constitution ng Republika ng Pilipinas. Kung ako po ang mahala na Pangulo, ang paglalagay sa gobyerno sa autopilot, ang aking unang-unang gagawin bilang isang presidente. Ang ibig sabihin, lahat ng mga magagandang programa ng mga nakaraan na administrasyon at kasalukuyang administrasyon ngayon ay ipapatupad natin sa pamamagitan ng mga professionals na department managers ng gobyerno, ito yung mga civil service undersecretaries na mayroon silang
security sir, opinion. Sir Faisal, 30 seconds po. Ito yung mga civil service undersecretary, mamandatuan din natin sila na gumawa batay sa kanilang karanasan para matulungan maihaw natin ang ating bansa dito sa Pilipinas. Marami pong salamat at dagang salamat sa akong mga eksoon, parente diya sa Cebu o sa Visayas o Mindanao. But now let us move on to our presidential candidates. We have two in the House now. No? I'd like to ask first Mr. Faisal Mangondato. We consider that your partnership, your tandem no? With your vice presidential candidate, Mr. Carlo Serapio, as a unique tandem compared to other presidential and vice presidential candidates. Would you be kind enough, sir, to share to us what makes your tandem unique? Maraming salamat sa magandang tanong niyo. Siguro, ito lamang partido na makikita mo yung iba't ibang klaseng mga tao, hindi lang sa Christian, hindi lang sa mga Muslim, kundi pati mga IPs ay kasali ko at yung mga Lumans. Dahil po nabuo kami sa kapatiran ng spiritual government na ang pinaka-purpose do ng kapatiran ng spiritual ay paano natin maiahon ang problema dito sa ating bansa. Sa aking paglibot sa maraming sa mga region at mga probinsya, iba't ibang probinsya sa dito sa ating bansa, sa ating mga kapatid, mga kami po ay magkakasama sa spiritual na kapatiran. Okay. Na kaya kami nagkasama ay Charlie Serapio. Dahil sa paniniwala namin, malapit sa paniniwala ng Espiritu, siya isang devote na Kristiyano, ako isang devote na Muslim. Kaya naging align yung aming objectives at mission dito sa pagsama o pagsali sa politika para itong mga buhol-buhol na nangyayari sa ating gobyerno na hindi masolusyonan ng mga sunod-sunod na mga administration. Maraming panata, hindi napapako lang yung mga panata, hindi nagagawa ng paraan dahil dito sa lumang kaayusan at system ito na yung maraming mga patulan ng sinabi ng aking mga kasamaan dito sa interview na ang problema ay isa yung ano yung political dynasty na nagbubungan ng corruption, nagbubungan ng mga kung anong mga kamalasan nangyayari sa ating gobyerno. Okay. Hindi po ito mangyayari, hindi po ito masusolusyonan hanggang dito pa tayo sa lumang sistema, lumang kaayusan, na hindi tayo tumawid sa panibagong sistema para sa gayon, yung gobyerno natin, may lapit natin sa mga tao at masusolusyonan agad yung mga problema na dinadaing ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Yan po bakit kami tumakbo dahil wala po kaming nakikita sa grupo ng tumatakbo dahil lahat sila ay nandito sa lumang kaayusan at sistema na nangyari doon ang problema dito sa ating bansa. Sige po. Alam niyo po, yung mga Muslim ay lahat ng sulot ng Pilipinas ay nandiyan yan. Ating mga kapatid. Nag-happen yan noong during martial law na hindi na makatiis yung mga kapatid kong mga Muslim sa different provinces sa farm ay nagpunta na sila sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. At maganda naman ang acceptance ng mga kapatid nating mga local government unit at saka yung mga kapatid ng mga Christian. Noong nangyari yung doon sa Marawi Street,
nagbigay naman ng gobyerno ng mga shelters, temporary. Mm-hmm. But then, dahil sa may prinsipyo ang mga kapatid natin mga marantaw, may mga kamag-anak, may mga mm-hmm. kaibigan na sa kultura ng mga marantaw ay parang kapatid din ng turing niya sa Muslim na kailangan ng tulong. Okay. At ibang mga lugar sa Pilipinas na nagsirang sa iba't ibang panig Pilipinas na siya naman sinusuporta ng mga local government unit na nagbibigay ng mga ayuda. Okay. Again, mga candidates, we would like to ask for your personal individual commitments on how to ensure champs in this 2022 elections. And even Mindanao, dagang salamat kayo. Kami po ay sa Kapatipunan Party, mga kandidato ng national at saka local ay sumunod po kami sa batas by ruling ng COMELEC na hanggat hindi pa dumating yung eleksyon o kaya kampanya ay hindi po kami gumawa ng mga malalaking tarpaulin dyan sa mga Dewey Boulevard o kaya sa mga dito sa Metro Manila o sa ibang mga probinsya dahil kami po ay law-abiding citizen. Kung anong sabihin ng COMELEC, ginagawa po namin yan. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo nang maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. A pleasant evening to everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Manny S.D. Lopez, Vice Presidential Candidate ng Workers and Peasants Party, also known as the Labor Party Philippines. Ako po ay isang economist, technology and management professional na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas at nagpakadalubhasa po sa iba't ibang academic institutions sa Amerika, particularly University of California and the Pacific Coast University School of Law in Long Beach, California. Ako po ay naatasan ng aming partido upang tumulong na magbigay lunas sa unprecedented crisis na ating hinaharap sa mga various challenges, socio-economic and political challenges that we will be facing in the years to come as a result of this pandemic. Ngayon po, sa aming pong panukala, kami po ay maglulusad ng isang comprehensive
socio-economic development and political reform agenda. And bibigay lang po ako ng quick overview ng ating 10-point socio-economic development agenda upang mapalakas ang ating ekonomiya to help build a strong, just, and a progressive nation. At nawala po, sandali lang, at nawala yata ang aking shared screen. Andan pa rin po, sir. Nandyan ba ang shared screen natin? Yes, sir. Okay. Meron po kaming 10 puntos, no? 10-point socioeconomic agenda to help address the challenges that we will be facing as a country and as a people. First and foremost po, upang mapangalagaan natin ang ating public health and safety, we are proposing a science-based, pragmatic, and cost-effective public health safety initiative. And ito po ay mabibigyan ng lunas ang ating mga public health challenges na gagamit ng proven na mga siyensya, medical science, and technologies upang masugpo po natin, mabitigate natin ang dangers, the hazards that we are facing now as a result of the COVID-19 pandemic. Sapagkat alam niyo po, itong virus keeps on mutating. And as it mutates, nagkakaroon po ng mga differences sa kanyang degree of transmissibility as well as ang kanyang degree of virulence. And accordingly, kailangan po magiging innovative tayo, magiging pragmatic yung ating approach, at cost-effective. Ang ibig kong pong sabihin sa being cost-effective, itong crisis na ito ay sana naman ay huwag pagsamantalahan ng mga commercial interests, especially in the drug industry, as well as yung mga nagde-decide, yung mga policy makers. Sapagkat crisis na nga po, marami nang nahihirapan, and it is necessary for this nation to survive and prosper to start coming up with policies and programs that is beyond the usual that we have been accustomed to. And so, accordingly, ang ating pong system of governance and our standard of governance will have to improve as well. And nakikita po natin na meron tayong mas malawak na kailangan ayusin when it comes to our system of governance. We have to effect system change and structural reforms upang mas maging responsive ang ating sistema, ma-address yung mga iba't ibang suliranin na hinaharap natin sa lumang sistema. And I think the best way that we could address this is by amending the People's Initiative Law. Sapagkat yung People's Initiative Law po, while it has been legislated, ang implementing rules and guidelines po ay wala pa, at merong mga requirements na napakahirap that makes it almost impossible to launch a successful PI initiative. And marami po tayong kailangan ayusin dyan. And this is one area where the Labor Party and its coalition partners and the progressive sectors in our political spectrum
we'll have to join hands. We will have to join hands together to effect the necessary amendment and make the People's Initiative Law a functional law to enable our citizens to directly legislate, amend, and even rescind laws. Ngayon po, marami po kasi itong 10-point socioeconomic agenda at I only have 10 minutes to articulate my thoughts. Magfo-focus muna po ako sa aming panukala for an independent foreign policy because this is most relevant today considering that there is now an ongoing war in Europe between a nuclear armed state, the former Soviet Union, the Federation of Russia, and Ukraine, a former member of the Union of Socialist Republics. Ngayon po, the war between Russia and Ukraine represents a macrocosm of what we be facing in this geopolitical development that is fast happening, not only in Europe, but more so in the Asia-Pacific region. And accordingly, in order to avoid the prospect of the Philippines getting embroiled in the competition for global supremacy of the old superpower and the emerging superpower, that is China, the People's Republic of China, we will have to adopt an independent foreign policy. And what do I mean by an independent foreign policy? This means that the Philippines, as a matter of strategic initiative in our foreign relations, should make it a point to make friends with more countries and foe to none. And we should engage in multilateral initiatives, from trade to investments to military and as well as cultural relations. Kung mas marami po tayong engagement and we will not limit it to one, say, defense treaty with the United States or, say, investments with China, mas mapapalakas po natin ang ating samahan with the different nations that we should be forming alliances with. And may emphasize ko lang po, our foreign policy will be more credible if we are able to develop a credible, lethal, and cost-effective external defense capability. Because kailangan po, meron din tayong paninindigan at kapasidad upang depensahan ang ating soberenya at ang ating territorial integrity. In that way, we could protect the national interest and welfare of our nation by being prepared and by engaging with more countries in more areas of foreign relations and with the prescription of renouncing war as an instrument of foreign policy and advance our own national interest first and foremost before any other concerns that is beneficial to other nations. Can I continue, ma'am? Sir, we have given you 10 seconds extension. Maybe we can discuss okay. On the next part. Thank you. All right. Marami pong salamat. To COMELEC for giving me the opportunity to share at least part of my vision and mission for participating in the 2022 national elections as a vice presidential candidate of the Labor Party Philippines. Maraming salamat po. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito.
O, di ba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Isang mapagpalang gabi po sa ating muli, mga kapatid, mga kasama sa ating sambayanan, mga kapatid natin sa pananampalataya. Isang mapagpalang gabi, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si David, Rizalito David. Tumatakbo po bilang ikalawang pangulo under the Democratic Party of the Philippines. Ang aking pong kasama bilang kandidato sa pagkapangulo ay si Dr. Jose Montemayor Jr. No? Marami po kaming nais na madiscuss, no, sa ating mga kasama dito at sa buong bayan. Subalit madalas ay hindi naman napagbibigyan ng karampatang oras. No? Maigit meron tayo nitong sinasabing i-rally ng COMELEC na kahit papano tayo ay nakakapag-diskurso sa ilang mga bagay-bagay na importante. Nito pong nakaraang linggo, no, Sabado in fact, no, nagkaroon po ng debate ang mga vice presidential candidates under the auspices of CNN, no? Philippines. Diyan po ginawa ito sa University of Santo Tomas. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanila. Tayo nabigyan ng pagkakataon na makasalamuha at makadiskurso yung kapwa natin mga kandidato sa pagka-ikalawang pangulo. Isa po doon sa mga bagay na napag-usapan doon o ang naging tanong doon ay yung kung ano ang gagawin natin sa political dynasties, ano? Nais ko po sanang i-discuss ito sa konteksto ng structure of power and yung culture of poverty na meron tayo sa Pilipinas. Ang meron pong nakapagsabi na merong masama at mabuting political dynasty. Sa akin pong palagay, wala pong mabuting political dynasty. No? Dahil ang isa pong political dynasty, ang naisin po niya ay makontrol ang impormasyon, makontrol ang resources, at yung political power sa local level. No? At in some instances, although meron na rin tayo nakita niya, no, na makontrol yung national political environment. Kasama na rin po yan. May mga ilang nakita tayong mga pamilya na ganyan ang ginagawa. No? Alam niya itong mga political dynasties, ito yung remnant po ito nung kapanahunan ng Kastila. Na sila yung mga kumbaga komprador, no? Mga komprador ng mga nagmamay-ari ng mga lupain na kalimitan ay mga Kastila. Sa ating bayan naman noon, na anong nangyayari, kailangan isa lang, no? Kailangan isa lang ang mamumuno sa mga kumbaga sa mga alipin, no? Kailangan mayroong isang mamumuno. Ayun ngayon yung komprador na sinasabi natin na binigyan ng kapangyarihan nitong nagmamay-ari ng lupain, ano? Diyan po umusbong yung mga political dynasties na yan. Marami po diyan mga pamilya na nanggaling din sa ordinaryong sitwasyon. Subalit dahil sa kanilang pagsama dito sa utusan, no, nitong mga naghaharing uri or yung mga mayayamang may hawak ng mga lupain natin, yun na yung nagtuloy-tuloy, ano, nagtuloy-tuloy na sila at sila ngayon ang sinasabi nating mga
namumuno or yung mga political dynasty or mga pamilyang dinastiya sa local level, no? Eh, yan po naman ay meron na sa Constitution at sana ay dapat nating ipagbawal na. In fact, na Constitution, ipinagbabawal na yan. Subalit, ang nangyari kasi doon sa Constitution, ay merong ano, yung provision po na kung ano ang gagawin ng Kongreso na batas patungkol doon sa political dynasty. Bagaman sinasabi na ng Constitution na bawal siya sana, no? Pero walang enabling law. Okay. So anong dapat nating gawin? Right now, talagang wala tayong magagawa. Bibihira talaga yung nangyayari na we can vote them out, no? Na kumbaga, talunin natin sa election itong mga dynasties na to. May mga ilan na rin na natalo, no? Natalo nga, pero pinalitan naman ng isa pang dynasty. Kumbaga, nangyari, yung isa, ang paniwala natin, mapalitan niya yung reigning na political dynasty, mawawala na yung dynasty na yun. Yung pumalit naman, naging dynasty din. So, hindi, walang nangyayari. Ang kailangan natin, ang sinasabi natin, to make it illegal. Of course, it's illegal, but then there's no enabling law para masabi na totoong illegal siya, no? Kaya itong pangyayari na ito ay kailangan nating magawa sa pamamagitan na ng pagkakaroon ng bagong konstitusyon, doon sa gagawin natin bagong konstitusyon na self-executory na yung ano, yung provision na yon. Hindi na kailangan pa ng enabling law, no? Dahil sa akin po, nakita ko na yung wisdom ng pagkakaroon ng isang parliamentary system. Subalit, hindi yan magtatagumpay, no? Kung nandiyan pa rin po ang sinasabi nating mga political dynasty. Kaya kailangan, kung si-shift tayo to a parliamentary form of government, diretso na na ipagbabawal na natin yung pagkakaroon ng mga political dynasties, lalo na sa local level. Dahil po sa parliamentary form, by district po naman ang election yan. Wala na yung national elections natin. District na, no? Unless magkakaroon pa rin tayo ng presidente, pero mas maganda siguro kung prime minister na lang at mga representante nagmula sa mga distrito at mga partido. Hindi naman natin sila pwedeng patayin dahil napaka-unchristian naman po kung papatayin natin yung mga taong yan, no? Bagaman sila ang nagko-control talaga ng resources sa local level. Alam mo yan na political dynasty yan kung kunwari ay merong isang mangangalakal na gusto magtayo ng isang fast food, for example, no, sa isang lugar. Hindi siya makapagtayo kasi ang mayor kinokontrol, no, yung pagbibigay ng permit para siya ay makapagtayo ng isang kunwari Jollibee o McDonald's. Dahil alam na alam mo na meron na ring Jollibee or McDonald's na pag-aari ng mayor, no? Okay. Kaya hindi na ngayon makapasok. Ang masama pa dito, sila rin na, lalo na doon sa kanayunan, sila rin ang may-ari ng mga kiskisa ng palay. Sila rin ang may-ari ng mga warehouses. Sila rin ang mga may-ari ng mga doon naman sa mga coastal areas na nangangailangan ng maraming yelo, no? Dahil doon sa mga pangangailangan ng mga mangingisda, sila rin ang may-ari ng gawaan ng yelo, no? Kaya pretty much ang nangyayari sa atin, yung control ng ano, ang control ng political dynasties, yun naman talaga ang disenyo, kontrolin ang ekonomiya sa local level at yung politika sa local level para lahat ng lalabas na mga regulasyon doon sa local level ay sila ang magbebenepisyo habang sila ang nakaupo. Pagka ikaw na ang nakaupo doon, isang political dynasty, no, isang pamilya na ang mayor, vice mayor, konsehal, no, gobernador, congressman ay related with each other. Kung hindi isang pamilya, extended families. Ganun lang po ang nangyayari. Ngayon, yan po yung isang pinakamalaking problema natin sa struktura ng kapangyarihan. Kaya tayo hindi nausad, ano?
Hindi tayo nausad, hindi tayo uunlad hanggat yung struktura ng kapangyarihan na yan, patrikular sa politika at local lokal na ekonomiya, no, sa mababang level, ay kontrolado nitong mga taong ito, wala na talagang mangyayari, hindi ka na makuusad. Tayo naman, malaki rin naman ang problema natin bilang mga mamamayan. Kung titingnan nyo, kumbaga eh, kapag ang kumakandidato ay mahirap, nananggaling sa hanay na mahihirap, may problema rin po tayo kasi mga Pilipino eh. Kapag ka mahirap, hindi na natin papansinin yan dahil sinasabi na eh, mahirap ka lang naman, kapareho ka lang namin, eh bakit kailangan ikaw ang mamuno, no? Yun po ang nakakalimutan natin at yun ay isang masamang pag-uugali ng marami sa ating mga mamamayan. Kaya mas madalas na tangkilikin pa natin yung mga mayayaman dahil ayaw natin tayo ay pamunuan ng kapwa nating mahirap. Yan po ay dapat na nating palitan ang pag-uugali niyan. Ano? Kitang-kita nyo ngayon sa mga nangunguna sa sinasabing surveys. Sino ba yung mga yan? Hindi ba sila yung mga mayayaman? Kung hindi man sila diretsahang mayayaman, sila ay pinopondohan ng mga mayayaman para manguna dito sa mga eleksyon na to, sa national man o sa local level. Yung pong structure of power at yung kultura ng kahirapan at yung struktura ng kapangyarihan, mutually reinforcing po yan, no? Mutually reinforcing. So, gusto natin yung mayaman na mamuno dahil ayaw natin yung katulad natin na tulungan upang sila ang mabigyan ng poder para tayo matulungan. No? Kaya po yung struktura ng kapangyarihan ay hindi na babago dahil na rin sa ating kapabayaan, sa ating mga pagkakamali. Kaya po dapat, no? Ito pong pangangampanya natin na ginagawa ngayon, mga kapatid, hindi lang po ito dahil gusto nating magkaroon ng poder sa ating pamahalaan. Ito ay isang oportunidad, no, na para tayo ay makapag-aral, no, yung educational purpose ng campaigning, no, na gusto nating mangyari. Yun po ang aking ginagawa, na maturuan ang ating kapwa, no, ang ating mamamayan, doon din sa mga maling gawain natin bilang mga Pilipino. Kaya dapat po ang isipin natin, ang dapat mamuno sa ating lipunan ay yung galing sa hanay din natin. Baka sakaling magkaroon naman ng kabutihan at pagbabago sa ating bayan, kung kapwa nating mahirap ang ating bibigyan ng poder, no, ng karapatan para tayo ay pamunuan sa pamahalaan. Yan po yung aking nais bigyan ng ano, ng bigyan ng pagtalakay ngayon ng diskurso ngayong gabing ito. Baka sakali na aking kayo'y makumbinsi, no, na ang kinabukasan ng ating bayan ay wala doon sa mga mayayamang kandidato o doon sa mga kandidatong pinopondohan ng mga mayayaman. Ang kinabukasan po ng ating bayan ay nakasalalay sa katulad nating mahihirap na nanggagaling sa ating hanay. With that, mga kapanalig, sana po ay meron tayong natutunan sa aming pangangampanya na isang pinatrato nating isang pag-aaral o edukasyon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod na si Rizalito David ng United ng Democratic Party of the Philippines. Isa pong magandang gabi muli. Pagpalain tayo ng ating may kapal. Maraming salamat po. Mabuhay po and God bless. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito.
O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Play po. Ang Corny Matula, defender ng manggagawa. Si Atty. Matula, nagmula sa hirap. Lumaki sa Mindanao. Bata pa lang, napasabak na siya sa pagiging manggagawa sa rubber plantation at naging newspaper boy. Tinulungan niya kami sa laban sa illegal termination at non-payment of wages. Nagpanalo ng maraming kaso ng mga union. Gagawa siya ng mga batas na magtatanggol sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Pagwawakas ng Indo. Dahil puso manggagawa, gagawa siya ng mga batas para sa mga manggagawa. Yung sipag, husay, at puso. Yan ang kailangan natin sa Senado. Ngayon na ang panahon para tayo ay magkaroon ng defender sa Senado. Ang Corny Matula, defender ng manggagawa. Itaas ang sweldo, dagdag benepisyo, ayuda at trabahong ligtas. Karapatan ng Pilipino, wakasan na ang endo lahat. Disente ang trabaho. Atty. Matula, defender ng manggagawa. Iboto sa Senado, Atty. Sani Matula, numero 45. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Mayad nga gabi, maayong gabi, maayong gabi sa Luzon, Visayas o Mindanao. Si Atty. Sani Matula po, defender ng manggagawa, presidente ng Federation of Free Workers at chairperson ng nagkaisa labor coalition, tumatakbo pagkasenador sa ilalim ng tiket ni Lenny at Kiko. Alam niyo mga kasama, kinakailangan ng boses ng manggagawa sa Senado at walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban sa mga taong nanggagaling o mula sa kilusang paggawa. Mga kasama, tayo po ay may limang agenda para sa ating pagtakbo sa Senado. Yung una po, siyempre, trabaho. Yung pangalawa po, siyempre, ang pagtataas ng sahod. Ang pangatlo po, ang ayudang sapat o social services para sa lahat. Ang pang-apat po, ang pagrespeto sa karapatang pantao at pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union. At yung panglima po ay ang people's participation. So tututok po ako doon sa tatlo, yung trabaho. Ang kinakailangan po ng manggagawa ay disente at regular na trabaho. Wawakasan po natin ang Indo. Atin pong imoderno ang ating agrikultura sapagkat naiwan na po ito. At dito sa modernong agrikultura na nakakabit sa mga manufacturing o tinatawag na agro-industrialization ay magkakaroon tayo ng maraming trabaho. Dudublihin po natin ang budget para sa ating agrikultura sa kasalukuyan po ay napakaliit, 1.7% lamang ng national budget. Dudublihin po natin yan sa susunod na mga taon at sa darating pang limang taon. Tututukan din po natin ang mga trabahong green at sustainable. Pangalawa po ang sahod. Ang sahod sa Pilipinas po ay napakababa. Kaya po ating itutuloy ang ating pagkilos para itaas ang sahod ng mga manggagawa na makamit natin yung tinatawag sa ating konstitusyon na family living wage o nakabubuhay ng pamilyang sahod. Sisimulan po natin ito sa isang pambansang minimum wage sapagkat ang kasalukuyan ay very discriminatory ang mga wage scheme natin na iba yung nasa agricultural at mas mataas yung nasa non-agricultural. Yung sa Metro Manila, mas mataas kaysa labas ng Metro Manila. Dapat magkaroon po tayo ng national minimum wage kasi hindi naman magkaiba ang sikmura ng mga manggagawa. Yung presyo ng bigas, yung presyo ng mga sardinas at dilata ay magkapareho naman sa dito sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Kaya magsimula tayo sa isang pambansang minimum wage
dapat itaas natin yan din, yung pambansang minimum wage sa pamamagitan ng mga collective bargaining negotiation, sa pamamagitan ng mga industry negotiation. Yung pangatlo po natin, yung ayudang sapat para sa lahat, atin pong siguruhin na sa unang araw pa lamang ng lockdown ay may ayuda na ang ating mga mamamayan at hindi na sila maghihirap maghanap kung anong ibibigay sa kanilang pamilya sa darating na 14 days. Atin pong bigyan din ng unemployment insurance na kung matanggal sa trabaho ang ating mga manggagawa ay mayroon silang makuhang unemployment insurance sa social security system. 80% po ng kanilang salary bawat buwan, sa loob ng 3 buwan ay bibigyan natin po sila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Itayo po natin isang pamahalaan na may pantay na paglingap para sa lahat. Isang pamahalaang matapat at malinis na siyang aangat sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Attorney Sunny Matula po, numero 45 sa inyong baluta. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang 8 hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbati po ng pagpapala at kapayapaan ng Panginoong may likha sa lahat po, Musliman, Kristiyano, Hudyo, Lumad. Lahat po tayo ay magkakapatid sa pagkakalikha. Ako po ay unang-una nagpapasalamat po sa Commission on Election sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon upang makapagsalita po dito sa kanila pong e-rally. Isa pong malaking karangalan para po sa akin ang maging parte nito. Kukunin ko po ang oras na ito, ang pagkakataon na ito, para ipakilala po ang aking sarili. Ako po ay kilala bilang si Robin Padilla sa pelikulang Pilipino. Ang tunay ko pong pangalan ay Robin Hood Fernando Carino Padilla. Ako po ay 52 years old. Tatay ko po ay si Roy Padilla Sr. Mas mainam po na ipakilala ko po kung saan po ako nanggaling para masagot po natin ang mga ipinupukol po sa ating mga komento na tayo daw po ay pinabili lamang ng suka at komandidato. Ang aking pong pamilya ay ang tinatawag pong Padilla Clan. Ang Padilla Clan po ay nagmula po yan sa Pangasinan. At mula po sa Pangasinan, diyan po nagmula at nanggaling si Ambrosio Padilla, Senator Ambrosio Padilla. At magmula po sa Pangasinan, napunta po ito ng Nueva Ecija. At Nueva Ecija, napunta po sa Bulacan. At doon po sa Bulacan ay naging gobernador ang aking lolo piping, si Jose
Padilla Senior at naging congressman din po siya ng ilang termino. At sa kanyang paggawa ng batas, ang kanya pong naging legacy ay isa po siya sa nagbigay ng karapatan na bumoto ang mga babae. At magmula po sa Bulacan, napunta po ang aking ama sa Bicol, sa Camarines Norte. Napunta po siya doon dahil lang aking pong tatay ay presidente ng Miners International Federation na miyembro po ng International Labor Organization sa Switzerland, Geneva. Sa Geneva po yan. Opo. At dahil po doon, ay siya po ay nabigyan ng pagkakataon ng taga Camarines Norte na maging mayor hanggang naging vice governor, hanggang naging assemblyman at naging governor. At mula po sa lupon at lahi ng aking ama, nagkaroon po ako ng mga kapatid na gobernador, vice governor, congressman, mayor. Ganun din po sa lugar ng Nueva Ecija, nagkaroon din po ako ng kapatid na board member. Ito po ay pagpapatunay na nasa lahi po namin ang public service. Ito po ay isang bagay na kinalikihan ko na. Marami po ang nagsasabi na, oh, si Robin Padilla, marami naman natulungan yan kahit hindi magpolitiko. Opo, totoo po yan. Napakarami na po natin natulungan. Ngunit ang aking pong pagpasok sa politika ay hindi lamang po para makatulong, kundi makapagbigay po ng pagbabago. Gusto po natin mabago ang antas ng pamumuhay, buhay ng mga Pilipino. At ako po ngayon ay konti na lamang po ang oras. Maraming bahagi naman po itong i-rally na ito. Mainam po itong bahagi na to upang ipakilala ko po ang aking sarili. Sa pangalawang bahagi po, ay ipakikilala ko naman po ang aking mga plataforma. At yan po ay mangyayari sa susunod na i-rally. Sa ngayon, mga mahal kong kababayan, ako po, si Robin Padilla, hindi lamang po artista, kundi nasa dugo ang pagserbisyo sa taong bayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang gabi. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo nang maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Probinsya sang Iloilo, Negros, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, kagtanan nga mga Ilonggo sa bilog nga Pilipinas. Huilog kita sa Uma Ilonggo Partylist kay aton kitinig. Ang mga pamilya nga nakasaniglang sa pagpanguma kay sa pagpangista. Yari na ang huling kagmasandikan ang Uma Ilonggo, ang Partylist.
pa sa balon sini among ugyon, mangunguma, manginista at mumugon ni Ilonggo. In short, kuma Ilonggo. It is a sectoral party list composed of farmers, fishers, farm workers, ng advokasya among pagpatinad sa agrikultura sa Pilipinas, most particularly Risa, which can be Sayas. So, ang ato na rin nga membro, included man din mga professionals, negosyante, ang ila advokasya, ma-improve natin ang agriculture sa Pilipinas. Partylist tumailunggo, ingunta sa Kongreso. Partylist tumailunggo, buka na ang produkto. Partylist tumailunggo, agrikultura may pagbago. Partylist tumailunggo, hindi masaligat mo. Ang umailunggo instrumento na mangimaayong ang ating kabuhi. Kag ang atong panay may pinhing nga madami, kag presyo nga makabawi. Kadamo kitsang challenges. It's a blessing nga gina-appoint ako ni Presidente Duterte as Assistant Secretary. And I was assigned as Assistant Secretary for Regulations, at the same time, Assistant Secretary for the Visayas. So during my stint dira sa DA, dito ko na-discoveryhan nga kadamo galing sa mga dapat natin ayuson, baguhon. Like sa gina-mention mo ngayon na, ang unhampered, hindi ba na-hampered? Sige-sige nga patsulod sa mga illegal nga mga imported nga mga products diri. So I think, kapasa kita sa layi, kung paano natin ina ma-prevent, I'm sure nga ang mabenepisyoan kita ito ng mga Filipino farmers na rin. Kaya we have to support really our local products. Ang number one din nga priority nato is food production. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota.
siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Mag-play na po ako. Yes po. Boto po ang ating para sa lahat ng buhay at ang aking pamilya. Ako no, sa pagkahan mo, 135 ay hanapin mo. Ako no, ating imoto, ako no, party. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito.
O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols.